the Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Happy Pastor, good morning, sir. Happy Guapo, good morning. Happy Cha-Cha. Mm. Talagang happy tayo. Every good day morning. Is a new day. Yeah. Good morning. Exciting. Si Cha-Cha is always very happy. Of course. Iba talaga ang alaga ni Manong Ted at lalong-lalo na ang hashtag alagang kapatid. Yun. Happy weekend, Pastor. Bago kita batiin ng happy weekend, inaantay ka na ng ating mga happy seniors. Ang dami nila. Ano bang magandang balita ang hatid mo sa amin ngayon? Well, para sa kanila to, yung sikreto talaga nila eh. Yung how to have a long and fulfilling life. Pero ito kasing ending natin, medyo parang ano to, Cha, ano matawag dito? Ito yung clincher nung ating Monday to Thursday natin na point. Kasi po madalas naman, minimithi lang natin hanggang dito lang sa lupa. Yung maayos na buhay dito sa lupa, which is wala po masama yun. Yung maayos tayo physically, we get fit, great, para si Cha-Cha. Okay? Maayos financially, okay din po yan, yung financial independence. Mithiin natin yan kaysa baon tayo sa utang. And of course, relationally, okay, maayos ang ating mga relasyon sa pamilya, kapatid, anak, okay po yan. Kaya nga may forgiveness tayo kahapon na tinakel. However, meron po kasing isa pang buhay na dapat nating mithiin kasi yung mga yon ay temporal, that's not bad, pero hanggang dito lang yung sa lupa. Ibig sabihin, yung pera mo, hindi mo madadala naman sa hukay, di ba? Yung relasyon mo, kahit mahal na mahal mo yung anak mo, when you die, iiwanan din natin. Sabi nga ni Brad Ted minsan sa mga ibang bata, tatanda ka rin. So, yun po yung point. And there's another life na I want all of us to aspire for. Yun po yung eternal life, yung spiritual. Okay po yung financial, physical, relational. Pero there's an aspect po na since October 5 ba, 2020, yun na yung minimithi kong matutunan nating aspirin o imithiin yung pong eternal life. Sabi sa John 10:10, madali tandaan to, the thief, yung magnanakaw daw po, comes only to steal, kill, and destroy. And Jesus said, I have come that they may have life and have it to the full. May agenda raw po yung kaaway, magnakaw, pumatay, manira, magnakaw ng kaligayahan na God has for us, pumatay ng kinabukasan natin, yung plano ni Lord sa atin at manira ng buhay. But thank God, dumating po si Jesus upang mabiyayaan tayo dito sa lupa, not just the temporal life, but also, more especially, eternal life. Yung pong ginamit ditong life is the word Zoe. Normally, yung bios ang ginagamit pertaining yung Greek word na bios sa physical life. Pero ang ginamit po rito, you may have life, yung Z-O-E, Zoe, it's more than just the physical life. It is eternal life. Kasi dumating po siya sa lupa upang mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Si Lord po long-term mag-isip. Hindi lang dito ka maayos, but ma-settle din yung buhay mong eternal kasama siya. At naging posible lang po yan noong bumaba siya sa lupa 2,000 years ago at namatay on our behalf. Dapat po kasi tayo mamatay sa ating mga kasalanan, but He paid for our sins by dying on the cross 2,000 years ago. Sa krus po ng Kalbaryo, nagkaroon ng exchange. Siya po'y namatay para tayo mabuhay. Siya po'y naging cursed so that we may be blessed. Kaya po, He came so that we may have life. And not just bios life, but eternal life to the full. Panginoon, marami pong salamat na ang iyong pagdating. Hindi ka dumating para lang kami magkaroon ng maayos na buhay dito sa lupa kasi napaka short term naman nun. Kung pinadala mo nga, Lord, yung anak mo para mamatay para sa amin, para lang kami magkabuhay na maayos dito sa lupa. Lord, it's more than that. To have eternal life. Kaya po kami ay nagpapasalamat. Dahil maaaring iba ngayon nakikinig, walang maayos na buhay dito sa lupa. Parang puro hirap and yet lumalaban ng patas. Puro pasakit and yet just ang kanilang pamumuhay. Maayos at legal. Lord, may buhay na naghihintay sa kanila. That is eternal. Kaya Papanginoon, salamat po sa mga lumalaban ng patas, kumakapit sa iyo hanggang sa dulo at hindi tumatawid sa kabilang landas ng kasamaan. Salamat po sa kanilang pagtitiis at ito'y mababayaran ng buhay na walang hanggan dahil tinanggap kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus,
Amen. Amen. Panginoon, bless po ninyo ang mission ni Brad Jeff. Siya po ibigyan nyo ng wisdom and discernment sa lahat po ng kanyang mga gawain at pagmimisyon. Yan pong aming idinudulog po sa inyo. At panalangin din po sa lahat ng aming takapakinig na may sakit. Amen. Sa lahat po ngayon na nahaharap sa pagsubok ng kalusugan, Panginoon, yakapin niyo po silang lahat. Ito pong aming idinudulog sa pangalan po ng inyong buktong na anak na si Jesus. Amen. Salamat po na marami. Thank you. Marami, Brad, ang nakikinig sa atin at inaabangan din ang iyong segment, lalo na ho doon sa mga may sakit, mga naharap po sa matinding pagsubok. Mga may karamdaman, Lord, yakapin niyo po silang lahat. Alright, Brad, looking forward tayo sa isang relaxing and beautiful happy weekend. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up? Meron ka bang, wala nang kinakasal? Parang wala ka nang binabanggit na kinakasal. Mamaya pag-usapan natin yan, Brad. Mamayang alas 4, nasa Cheryl Cosim tayo yung sagot kita. 4 to 5 o'clock po yan. Na-move ng hapon yung show ni Cheryl Cosim. So ako po ay isa sa kanila. Ako yung guest nila. Mamaya, isang oras po tayo magsama. I think nasa Radio 5 din yata. Facebook at YouTube channels po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. So, magandang topic. Paano mag-move on sa mapait na nakaraan? Yan. May hugot? How to move may hugot. On? Okay. O sige. Importante. Ano, may walang kakasal? Wala yung tanong ko eh. Walang kakasal? Wala. O sige. Wala. Sige. Alright, thanks sa mga may prayer request po, yung PastorJeff.ph na Facebook po, please send your prayer request. We're praying for that. And I hope that you'll continue tuning in. Ito po ang inyong daily, Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. And God bless you more. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.